gumawa ng paraan para ano, ilahin yan. Kayo? Naintindihan ko po pag may business kayo, pero isa alang-alang ninyo po na ang ating kalye at ang pangketa, kahit kung maghapon, hindi ko talaga po pwede. Kami naman po, gumawa ka ng paraan na hindi yung masakit, baka madama yung barangay. Yan ang sinasabi ko. Madadama yung barangay pagka parating yan, kaysa kita na. Ang ano natin, barangay natin. Pero sir, pwede nga na. Alit lang lang. Dito tayo ngayon sa Alvarez Street para sa patuloy na clearing operation dito sa lungsod ng Maynila. Ilang araw na nga patapos na ang deadline para sa mandato ni President Duterte na i-clear lahat ng sidewalk. Alisin niyo na po 'yan. Alisin niyo po 'yan. Hindi na po nagkakaroon na ng bottleneck dito. Gusto niyo pa ho kaming gumawa ng paraan para ano, ilahin 'yan. Kayo? Naintindihan ko po pag may business kayo, pero isa alang-alang ninyo po na ang ating kalye at ang pangketa. Kahit kung maghapon, hindi ho talaga po pwede. Kami naman po, gumawa ka ng paraan na hindi ho makukompromiso ito. Ang business po ninyo, hindi naman ho kayo inaano na mag-business. Ilagay ka lang natin sa maayos. Saan ka nakakita mag-business ka? Apektado yung halos kalahati na ng kalye yan. May business ka nga, pero di mo ba nakikita na ang nasakripisyo yung ano, kalye? Eh, pangketa ka nga, pinapaalis na namin yung mga ano eh. Ah, ma'am. Ano na lang po, cooperate na lang kayo. So ayun nga, kung makikita nyo yung container van na sinakop na yung halos kalahati ng kalye. So ayan ba? So dito pa rin yan sa Alvarez Street, dito sa may Santa Cruz.
Isuyo na lang, tulong-tulong na tayo. Tapos yung mga hindi mo na kailangan dito, akutin ko na. Mga hindi mo na kailangan. Wala tayong magawa eh. Napag-usan lang din tayo ni boss. Yung ibang mga kayo dito, akutin nyo na sa truck. Tapos yung aso, palitanggal na ha. Tapos yung aso, palitanggal na ha.
kasapin niya para sa niya. Boss, natatanggal ko itong kulungan ng aso. Kulungan ng aso. Oh, alisin na yan. O yan nga yung kulungan ng aso. Kulungan ng aso. Nilagay dito sa may poste at puno. Aso, par! Okay. Pero very obvious naman kung nakikita mo yung mga pader na kaganyan. Kasi mean, tapos nakaano kayo, nakaano kayo siya pang benta. Kasi yung pinakatagong kasi sa akin ng depto ko hanggang saan daw po yung side. Nasaan ba yung perimeter ng bahay ninyo, ng building? Makikita nyo naman eh. Di ba? Yun lang, obvious na obvious lang dun eh. Pakisuyo na lang. Okay. Dito na yung bago, dito na yung bago. Kulungan ng aso dito sa kanto ng Alvarez Street. Ang mga kaway, gargan nyo na. Halos kalahati ng bangketa ay nasa kanto ng kulungan ng aso. Nandito pa rin tayo. Nandito pa rin tayo ngayon sa Kahabaang Street. At ito nga po yung tindahan ni ate na nakasampa mismo dito sa sidewalk. Wala na, wala na. Maliwanag po. Mamili kayo. Kukunin namin para hindi na kayo bumalik. O ibibigay namin sa inyo pero hindi na kayo pwede bumalik. Ah, maliwanag po yan. Ang dami po mga media. O, sosip po mga bogey. Ayan, tignan natin. Babalikan natin kung babalik na sila. Saan na makabunit? Mayroon paraan. Lagyan niya ng gulong. Pagkatapos ng oras, tulak mo. Hindi yung naka... 24 hours. Eh, hindi po pwede. Hindi pwede yan. Alam niyo masakit? Baka madama yung barangay. Yan ang sinasabi ko.
madadama yung barangay pagka parating yan, nakikita na ang ano natin, barangay natin asa. Pero sir, pwedeng ano, palit lang lang. Oo, tulak-tulak, para pagka ano, hindi kasi, kailangan kasi natin pwedeng magdaan ng tao. Apo, apo. Ano, ayan, bibigyan namin kayo, kukunin namin yan. Ano po? Hindi ako mabili. Tanggalin niyo na. Kanina pa naman ako eh. Ay, okay na muna. Tanggalin niyo na. Paano? Patulong, patanggal na yung mga laman. Sir Rabi, kukunin natin yung lagayan. Opo. Opo, kunin na lang. Sir, video mo ha, panindahan. Oo. Patanggalin mo yung mga panindahan. Ibigay sa kamayari nitong nagbibila tapos i-confiscate na itong lagayan. So again, hindi natin mga panindan nila yung lagayan lang mismo. Tayo kay nanay para ma-ialis yung mga video yung mga panindan at mapagtrabaho tayo ng maayos. Yes. Thank you, sir. Ayan, so ayan, makikita nyo po na binabalik lahat ng paninda kay nanay. At ito lang nga po yung i-confiscate itong lagayan niya ng mga paninda. So, katulong po niya na yung DPS sa pagkuha at pagkuha nito mga paninda niya para mas profilis. Okay po!